Hello mga katangay, so ngayong araw ay samahan nyo nga kami ni ate na manguha ng ganitong klase ng halamang dagat mga katangay. Ang tawag dito sa amin mga katangay na ngayong klaseng halaman ay pakat-pakat. So ayan nga mga katangay si ate, kahit nga marami na kaming nakuhang pakat-pakat ay nangungapang nga rin siya dahil nga mamimigay din kami mga katangay sa aming mga kapitbahay dahil nga kapag kamabait ka sa kapitbahay mo mga katangay ay bibigyan ka rin nila ng ulam nila. So ayan mga katangay, ito na nga yung mga nakuha namin ni ate na pakat-pakat. So ayan mga katangay, ito nga pala yung itsura ng pinangkuha nating halamang dagat. So ayan, sa mga nakakaalam po neto, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at kung ano po yung tawag nyo sa halamang ganito. Dito sa amin mga katangay, yung tawag po sa ganyan ay pakat-pakat. So ayan mga katangay, ako nga dito naghahanap pa rin para kahit papano ay mayroon pa rin kaming may dagdag na makuha. So ayan mga katangay, sa ganito lang siya makikita sa mga malapit lang dyan sa may buhanginan. Nandyan lang siya mga katangay tumutubo. So ayan mga katangay, seasonal lang po mga katangay na tumutubo yung ganitong uri ng halamang dagat na kinakain. So ayan, dahil nga marami na kaming nakuha ni ate at uwi na nga rin kami mga katangay at dadaan pa kami kila auntie para manghingi ng mangga. So ayan mga katangay, nandito nga na kami kila auntie sa bahay nila lola. Sa likuran lang ito mga katangay ng bahay nila auntie dahil nga marami na silang Indian mango dito mga katangay at pwede natin itong ihalo sa ating nakuhang halamang dagat mga katangay na pinangkuha natin kanina. So tawang-tawa pa nga ako niyan mga katangay dahil nga nakita ko ni auntie, hindi na nga kami mga katangay nagpaalam ni ate na kuha kami ng Indian mango. So ayan mga katangay, nalaglag pa nga yung isa. Tapos pinilok ko nga mga katangay na kumuha ng Indian mango dito sa napakataas na bahagi dahil nga maraming bantay na langgam na malalaki mga katangay, yung kulay orange na langgam yung nandun sa baba na nagkukumpulang Indian mango. So ayan mga katangay, pwede nyo rin pong ihalo yung suka kapag wala po kayong makitang mangga or mga Indian mango na pwede. Yung pinangkuha nga lang namin mga katangay ay yung maliliit na klase na Indian mango para maasim mga katangay dahil ito yung pwedeng ihalo doon sa pinangkuha natin na pakat-pakat or halamang dagat. After nga namin mga katangay na manguha ng Indian mango doon kila auntie ay nagpaalam na din kami agad dahil hapon na mga katangay at uwi na kami ni ate dahil mag-aalas 6 na to ng hapon. And congratulations pala sa ate ko dahil nabili niya na yung kanyang motor na pangarap. So ayun mga katangay, siya ngayon nagdadrive, napakagaling. So ayun mga katangay, nakauwi na nga rin kami ito sa bahay at si tatay na ngayon nagtrabaho ng mga nakuha natin na pakat-pakot. Ayun mga katangay, nahugasan na ngayon ni tatay at ito mga katangay yung paggagamitin niya na ingredients para sa pakat-pakot natin. So ayun mga katangay, yung ginawa ni tatay, ayan, yung mangga na pinangkuha namin kanina tsaka yung Indian mango. Yan, ganyan-ganyanin mo lang siya mga katangay bago natin ihalo sa nakuha nating halamang dagat. So ayan mga katangay, ayan na yung mga ingredients na ilalagay natin sa mga pakat-pakat. Bali ayan mga katangay, yung pakat-pakat kung hindi na namin napakita, kailangan mo siya mga katangay na pigain muna ng pigain. Tapos after yung mapiga mga katangay, bago mo lalagyan ng mga ingredients niya. Pwede nyo rin mga katangay lagyan ng suka kapag wala kayong mangga na makita. Pwedeng suka po, tapos bitchin, sibuyas, asin. Yun mga katangay, masarap na siya. Yung style nito mga katangay kapag ka nangunguha ka nito ay talagang ganto yung kanyang proseso. Parang kinikilaw mo lang siya mga katangay pag kakainin mo na siya. So ayan mga katangay, pwede mo nang iulam yung pakat-pakat natin. Ayan si tatay, napakalaki na siya ni tatay. Ayan mga katangay, ito na yung kinalabasan ng mga nakuha natin na pakat-pakat. At kompleto na siya mga katangay na pwede mo na siyang kainin. So ayan mga katangay, kain tayo. Ayan, yan ang mga katangay yung aking ulam. Napakasarap na ito mga katangay. Naalala ko tuloy mga katangay yung dati na may mga bisita dito na pumunta yung mga kaibigan ni ate. Nakatikim din na ito mga katangay. Tapos sarap na sarap talaga sila dahil nga first time din nilang makatikim ng ganitong uri ng halamang dagat. Bali yung mga kaibigan ni ate na yun mga katangay, mga taga Puerto Princesa, taga Ruas, Palawan. Hindi ko alam kung may ganito sa Ruas, Palawan. Pero ayan mga katangay, hanggang dito na lang.